Philippine Nurses Association. SHIELD. Galit sa sakit, may mala sa akin. ACS. Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Oh, with a smile of Sir Sunny, oh, di ba? Malaki ang ngiti niya kanina, napansin ko kahit hindi ako nakatingin sa kanya. Hello po sa inyo. At sana po ay maganda rin ang inyong mga ngiti dahil kami pa rin po inyong makikita. Wala kayong choice. Palagi ho namin kayo makakasama. Ayan, of course. Palalakasin namin kayo lalong-lalo na sa batas. Alright, maraming salamat. Nagpasalamat ako agad kasi syempre dun sa mga kababayan natin na talagang pagbukas pa lang ng kanilang mga telebisyon o kaya kung nasa Facebook man sila ngayon or nasaan man silang panig ng Pilipinas at mundo, talagang pinapanood tayo at sinusubaybayan nila tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Lalo na yung mga OFW friends natin, partner ha, kasi yung mga OFW friends natin, talagang sila pa yung nagme-message sa atin para daw makausap tayo at syempre si Atty. Kasi dami ng message ninyo, hindi ho namin makayanan. Pero we are trying naman na basahin at pag-usapan natin dito sa ating programa. At syempre, bago ang lahat, magpapakilala muna kami. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Gian Dacles. Ako po naman muli si Sunny Casulia. At ito po ang Legal Minds! At ito na. Ipapakilala ko na muna ha, kasi alam kong dito sa pag-uusapan natin, kukulangin naman tayo. As always, oo. Siyempre, kung wala ang kasama natin ngayon, hindi din natin ma-explain ng mabuti. Incomplete. Oo. At saka siguro, sigurado, babatuhin na tayo ng mga viewers sa atin. Ayoko na sa inyo. Ganon. Alright, ito na ang ating kasama. Siyempre, ang nag-iisang attorney Pogi, ang hindi nag-iiwan o umiiwan sa atin. Yan, ang ating laging kasama dito, ang ating kampanyero, si attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng televiewers ng DZRH, Legal Minds, at saka yung mga followers natin sa Facebook and followers ng DZRH. Good morning, good evening, and good afternoon sa inyo. Ayun, o di ba? Attorney, kumusta? Yes. Same as usual. Lalo ko magwapo. Siyempre. Happy and basta avoid stress. Isa sa mga tao dito, dahilan kung bakit lalong bumabata si attorney kahit isa siyang lawyer. Avoid stress. Avoid negativity. Avoid negative spirit. Correct. Yeah. Good vibes. So dito tayo sa ka-vibes natin. Oo. Problema yun eh. Ito hindi to good vibes, pero bibigyan natin sa ng good vibes. Yeah. Ang style kasi natin, kasi yung mga kasama ko mga abogado, yung mga mukha nila, habang tumatagal, tumatanda. Oo nga, attorney. Totoo yan. Kasi bakit? Kasi yung problema ng ibang tao, ginawa nilang problema. Dinadala nila, attorney. Ang style kasi dyan, if you're a lawyer, bigyan mo ng buhay ang kaso. Bigyan mo ng buhay ang kaso. Kasi kung palagi mong sinasabi na ganyan, na may problema ka, papasok yan sa mekanisme mo. Ma-absorb mo yan. Bigyan mo ng buhay and purely, that is purely work. Hindi mo isama mo yan sa bahay ninyo. Kailangan, palagi mong iisipin ano ang solusyon sa problema na yan. Huwag mong tingnan ang problema. Ang i-focus mo ang solusyon sa problema. Kasi ang lawyer kasi, may kita ang lawyer, yung mayaman ng abogado basta may problema. Uh-huh. Pero, huwag mong tingnan ang problema kasi yun ang magbibigay ng sakit sa'yo. I-focus mo paano mo bigyan ng solusyon ang problema. Ayan. Kasi yung solusyon na yan, yun ang buhay sa lahat ng mga kaso. Mm-mm. At saka, attorney, tama no? Para dun sa mga abogado. Syempre, magkaroon pa rin kayo ng social life. Yeah, social life. Yeah, attorney? Actually, hindi lang naman ang abogado eh. Mm-mm.
tayo exposed tayo sa mga problema. Correct. Diba? Ayoko naman kasi tumatanggap din tayo. Exposed tayo sa mga problema. Mm. Tinitingnan din natin. Sabi kaya nga, tayo. Sabi nga, eh, nasa nagdadala lang. Isang proof ba yan? Oo, nasa nagdadala. Yabang po, no? Dejoke lang po yun. Alright, sige na nga. Ito na nga, puntahan na nga natin ang pag-uusapan ngayon. Ito na, sige partner, go. Yan, pambarangay ito. Nauuso po sa aming barangay ang bentahan ng gamit. Dahil na rin po siguro sa hirap ng buhay. Tapos, yung iba naman po, dahil nangingibang bansa na. Mm. Yung iba po, malino naman pong gamit nila ang binibenta. Pero, meron po sa amin na kahinahinala po talaga. Sa mga ganong pagkakataon po, okay lang po ba kung bibili ng mga gamit kahit hindi o malinaw kung saan galing? Sakali po ba may pananagutan ang bumili ng gamit? Mahirap po kasing bumili ng gamit lalo na sa panahon ngayon. Ay, oo, totoo yan. Pag-usapan natin yung anti-fencing law, partner. So, dati, nung hindi ko nabasa itong batas na to, pag anti-fencing, ano ba yung fencing? Kala ko fencing is sports. Fencing. Yung anti-fencing law pala, yung consume, kinukonsumo mo yung bagay na galing sa nakaw. Mm-hmm. Galing sa masama. Yun. Oo, yung tanong niya kasi hindi niya sure So, ano yung anti-fencing law? Ano yung fencing law? Okay, yung anti-fencing law, you buy, bumili ka. Mm-hmm. Okay? Bumili ka ng nakaw na bagay. Mm-hmm. You buy, you receive. Tumanggap ka lang. Mm-hmm. Kasi ang buy, parang niregaluhan ka. Yung buy kasi, nagbabayad ka. Mm-hmm. So, that's binili mo. Mm-hmm. Ang receive, tinanggap mo, thank you lang. Mm-hmm. Masama recycle pala. May kapalit na pa, na bayad. Mm-hmm. Buy, kinuha mo yung gamit o may bayad. Mm-hmm. Ang receive, tinanggap mo lang ang walang bayad kundi thank you lang. Parang regalo, based attorney. On liberality. Regalo. Mm-hmm. Ganun, that is receive. Mm-hmm. You acquire, nakuha mo lang, and yung tinatawag you possess. Hinawakan mo lang yung nakaw na bagay. Mm-hmm. You possess. Or you dispose or you sell. Kasama yung pagbayad o pagbenta mo, kasama din yung pagbili mo. Mm-hmm. Okay? So, iba yung bumili ka, kasi yung bumili ka, nakaw, alam mo nakaw na bagay, binenta mo. Mm-hmm. It means sell. Mm-hmm. Ikaw naman, kung tinanggap mo, binayaran mo, buy. Mm-hmm. Iba yung buy at saka sell. Correct. So, mm-hmm. Kaya gawin natin yun, iba yung buy and sell. Mm-hmm. Mabuy man yan, yun si buy, binili mo, sell man yan, binenta mo, hinawakan mo man yan, ipinoses mo man yan, you consume it, you acquire it, you keep it, keep hawakan mo, and alam mo na yung bagay na yan, galing sa nakaw, because of theft or robbery. Ano yung robbery sa Tagalog? Robbery is pulled up. Oh, no, mga ganyan. Sa robbery. Iba yung joke ni panahon ni Pinoy. I rob you. So, robbery and theft. Basta alam mo na yung bagay na yan galing sa nakaw. Mm-hmm. Lalo na kung ang nagbebenta sa'yo is magnanakaw. Diba? So, paano mo malaman yung bagay na yan is magnanakaw? Okay? Mm-hmm. Mere fact that you possess the property na galing sa nakaw, okay, that's already presumed. Na alam mo that is in violation of the anti-fencing law. Mere possession pa lang. Mm-hmm. Okay? Lalo na, for example, like example ko dati sa our previous episode, yung manok. Palagi tayong manok. Mm-hmm. Chick. Mm-hmm. Chicken. Iba yung chick sa chicken. Chick, alam mo yan eh. Chicken. Yes, you're a partner. Chicken. Mm-hmm. Yung chicken, di ba sabi kong litson manok is jumbo, what, 200 pesos. Mm-hmm. May sale dyan, 180, 160. Dito sa Manila, sa amin, sa somewhere in Butuan, in Agusan, 120, 150. Wow, ang lechon manok. Mm-hmm. Okay, dito, Manila, mahal ang rental, mahal ang... Lahat na, so nagiging 200. So, 180, 200, may iba pa, 250. Mm-hmm. Diba ganun? So, yun ang lechon manok. Kung binenta sa'yo ng 20 pesos, binili mo naman, magdududa ka na. Mm-hmm. Galing ka sa nakaw. Galing sa nakaw. Alam mo pa lang galing sa nakaw, bakit mo kinain? Alam mo pa lang na galing sa nakaw, bakit mo binili? It means you're liable of the crime of anti-fencing law. Nako. Okay, okay. So dapat
in anti-fencing law, dapat alam mo na yung bagay na yan galing sa nakaw. Pero kung hindi mo alam na galing sa nakaw yan, binili mo, kinain mo, wala ka lang ang liability kasi hindi mo alam. Like for example, ninakaw niya yung litson manok, binenta sa'yo ng 200 pesos, binili mo, you are in good faith, wala ka problema. Pero pag yung litson manok, 200 pesos, binili sa'yo, binenta sa'yo ng 20 pesos, binili mo, hindi ka ba magdududa? Bakit? 20 lang yan. Oo nga, ang murang-mura naman. So, it means there's already a presumption that you know that yung bagay na yan is galing sa nakaw. Ang penalty sa anti-fencing law, mabigat. Depende sa value ng property. Pag yung property is 12 to 22,000 pesos, makukulong ka ng 12 years imprisonment. 12 to 22,000. Yung presyo, ang value. Paano naman kung 50,000? Paano naman kung 60,000 ang value? Every 10,000 increase, 1 year ka makukulong. Oh my. Okay. Every 10,000 pesos, but it should not be more than 20 years. It means, ang penalty ng anti-fencing law hanggang 20 years lang na kulong maximum. Hanggang 20 years lang ang maximum. Hindi pwede na umabot kasi yun ang maximum. Kasi 12 years ka makukulong up to 22,000 pesos. Pag maging 32 na, 13 years na. Maging 42 na, 14 years na. So every 10,000 pesos na increase, isang taon na kulong. So yun ang value. Then, of course, pag lower penalty, lower ang value, mawot na lang na 6 years imprisonment, 6 months imprisonment, 30 days imprisonment, depende na sa value ng property. Klaro ko lang, attorney. Nabanggit mo kasi kanina, halimbawa may nagbibenta, hinawakan mo lang yung property na ibinibenta sa'yo, o isang bagay na binibenta sa'yo, hawakan mo lang. Tinabi mo lang. Hinawakan mo lang. Siyempre, pagka binibenta nga, tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Ganyan. Mere possession. Possession keeping na yun, attorney. Yes, mere possession of the yung nakaw ng bagay, there's already a prima facie evidence. Prima facie, it means presume na alam mo na nakaw yan. Presume lang. Pwede mo sabihin, hindi ko alam to. No. That is your defense. Possible defense. Pero, the mere fact na hinawakan mo yon, the mere fact na nasa'yo, nasa bahay mo yung yung kotseng nakaw, galing sa kahanap, o yung rilong mamahalin nasa nasa kwarto mo, nasa mesa mo, there's a presumption na alam mo na galing sa nakaw. Presumption lang. It means, pwede ka mag-defend na, hindi ko alam yan. Binili ko lang. May defense ka pa rin, kumbaga. Pero, kung yung wilong Rolex na tag 500,000 pesos, binenta sa'yo ng 200, magdududa ka na. Grabe, makamura yan, 200. Ang batas kasi common sense. Kailangan, kung may common sense ka lang, hindi ka kailangan maging abogado. Basta may common sense ka lang. Okay? So, may mga dyan, mga abogado, walang common sense eh. may marami dyan. Lalo na yung nasa mga yellow tards. wala lang common sense. Hindi na iniisip yan. O, iniisip. Say for example, pelo, Rolex. When I was in a mall last week, kasama ko yung mother ko, yung Rolex pala, 500,000. May iba, 300,000. Ang pinakamura discounted na 250,000. Tapos, binili sa'yo o binenta sa'yo ng 20 pesos, binenta sa'yo ng 200, magdududa ka ba? Of course, magdududa ka. Bakit 200 lang yan? Of course, galing sa nakaw. Yes, for example, cellphone. Uso yung cellphone, yung wilo. Huwag na yan. Kalimutan yung wilo. Kasi mahal yan. Cellphone. Yung cellphone na lang, correct. Sabihin natin yung iPhone. iPhone 6, iPhone 5, o. Binenta sa'yo ng 500. Magdududa ka, hindi. Diba? Kahit ano na yan, kahit used na yan, pre-loved na yan, dapat hindi magpipresyo ng ganun yan. Yung cellphone ganun, I think nasa mga 20,000, 30,000 yan. Brand new. Or 40,000, brand new. Then, sabihin natin second hand, pwedeng maging 10,000 or sabihin natin half, so 20,000. Ganun. Pwede benta sa'yo ng 500. But ano bang iisipin mo? Galing ba yan sa nakaw? Or binigyan ka lang ng special discount? Common sense. Common sense. So it means, alam mo, nagkali sa nakaw yan, tapos you take advantage. It means you're liable of anti-fencing law. Basta bumili ka na. At kinip mo siya. Yes, okay, kinip mo. Meron bang pagkakataon, attorney, na halimbawa, ako is pinabenta ko yan sa isang kaibigan ko. Pinasuyo mo. So, pinasuyo ko na ibenta. Tapos ibinenta niya. Pagkatapos, iyon naman pala ay... pwede kong sabihin na ninakaw lang niya yung bagay. Yung sabihin niya na hindi niya alam, it is a matter of excuse. Pwede niya defense yan.
na hindi niya alam na yung bagay na yun is nakaw pala. But mere possession is a prima facie evidence. Prima facie evidence na yan, alam mo, nagaling sa nakaw yan. Tapos okay? Pinabenta pa sa'yo. Yes. So, for example, may ninakaw si Pedro ng isang cellphone. Binigay niya ni Bien, Bien, ibenta mo to. O, binenta mo naman ni Bien. Hindi alam ni Bien na nakaw pala yun. Pero the mere fact na nakay Bien yung cellphone na yun, there's already a prima facie presumption na alam ni Bien na galing sa nakaw yun. Presumption lang. It means, kailangan i-defend ni Bien na hindi niya alam na nakaw yun. Kung hindi niya i-defend yun, it means inaamin niya na alam niya. Guilty siya. Pero kung na-defend naman niya na hindi niya alam, Okay lang yun. So kasi, absence of knowledge or hindi niya alam, pwede maging defense yun. In the anti-fencing law. Pero, ang lesson kasi dito, dapat pagka, pagbibili ka ng gamit, alam mo talaga kung saan galing. Saka iba may papeles yung mga, yan, iba? May mga negosyo dito sa atin na yung mga second-hand. Yes, oo. Second-hand cellphone, second-hand. Kailangan, kahit yung mga antiques attorney, antiques, diba? Antiques, mga second-hand, mas maganda kumuha kayo ng clearance. Yes. Clearance sa isang, sa police o sa FBI na yung bagay na yung hindi magnanakaw. Hindi kayo sa nakaw. So may mga clearance yan. Lalo na yung mga second-hand, yung mga items. Ito, attorney, meron bang presyo, may minimum na halaga ba ng value ng isang gamit para makapasok dun sa anti-fencing law na to? Hindi, basta may value. Kahit piso lang. Oo. Basta may value. Yun lang yun. Kahit piso lang, pasukan na rin pala. So, yung mga ganun, attorney, siguro mga 6 months. Yes. Mga ganun. Yun yung minimum nun. Yung mga 30 days. 30 days, okay. Basta ano kasi to? Piso, di ba? Basta, ang batas, common sense, hindi ka ba magtaka na yung cellphone 6, iPhone 6, binenta sa'yo ng 500, hindi ka ba magtaka na galing sa nakaw yan? Samantalang halaga nun is mga 25,000. 25,000 to 40,000. Tapos yung memory dyan is mga gig, pa ilang gig na yan. Mataas yung gig, 64 gig, diba? 64 gig, 128 gig, o ganon. So 128 gig, magkano yan? Tapos 500 lang? Napakamura. Lang. Yan yung cellphone na yun, umabot yan ng mga 50,000. So, magtaka ka. Kahit na basag-basag na yan, 500 yun, pwede magiging 500 yan. Magtaka ka rin kung yung sing-sing na ibinibenta sa'yo, may kasamang daliri. So, it means, inaabuso mo. It means kasi inaabuso mo or parang kinukonsinte mo. There's a word. Parang, yung pagbibenta. Malalim na Tagalog. Kinukonsinte mo. Yes. Konsintidor ka. And you take advantage na yung pag-anyan nakaw, binili mo, it means kasama ka din magnanakaw. Yun ibig sabihin ng fencing law. Well, siguro, iniisip ko na matagal ko nang gusto magkaganito, makabili nito, ito lang yung pagkakataon. Correct. Tinake advantage mo yung pagkakataon. It means kasama ka din magnanakaw. Kung magnanakaw yung ninaka yung cellphone, ikaw bumili ka ng cellphone super mura na parang libre na talaga, it means magnanakaw ka rin. Kaya pala hindi mo dapat isipin ngayon, yung tanong niya, yung bumili at saka yung nagbebenta is pareho sila may kaso. At pareho pang magnanakaw sila. Ang tanong niya kasi, tama ba na bilhin ko ang bagay na ito? Diba? Kailangan alamin mong mabuti. Kailangan alamin mo. Then, anyway, kung nabili mo talaga yan, for example, nabili mo yung isang cellphone, late mo lang nalaman. Pero hindi mo alam na galing sa nakaw, excuse mo yan. Kahit na attorney yun, may kasamang resibo? Lalo na pag may resibo. That's why yung iba sa mga second-hand ng mga cellphone, dapat may mga box. Pag walang box, mas mura ang bili, ang second-hand. Correct, totoo yan. Yung mga ganun. Kasi nga, pag may box, lalo pag may resibo, mas mahal yun. Kasi proof yun na hindi galing sa nakaw. Kumbaga legit yung pagkakabenta sa kanya. Yan, Yung ganyan, attorney, yung iba, hindi alam na later na nila nalaman. Paano yan, attorney, pagka kunwari pala, hindi pa niya binibili, pero may kutob na siya. Ano yung pwede niyang gawin dun sa nagbebenta? Kailangan. Idulog na lang sa pulis. Yes, idulog niya na may nagbebenta sa akin ng isang cellphone. Super mura. Kahinahinala. So, it means, yung ginagawa mo na kailangan isumbong mo yan. Then, kahit na, for example, nabili mo. You're in good faith. Wala ka talaga na idea. Na may cellphone ng kanyan, sira naman. Basag-basag ang screen. So, kahit iPhone 6 yan, basag-basag ang screen,
marumi, mabaho pa. Nahulog pa kasi eh. Nahulog sa kanan. Nahulog siya sa iyo. Nahulog sa kubeta. Doon mo lang nakita. Oo. Oh, so, binili sa iyo ng, binenta sa iyo ng 500. Binili mo naman. Kasi baka junk na ito. So, baka magagamit pa yung mga sa loob. So, in that case, you're in good faith. So, kasi ang excuse kasi ng anti-fencing, no, hindi mo alam na yung bagay na yan galing sa nakaw. Kung hindi mo alam, na-excuse ka. But may presumption na, you know, pagbura lang yan. You take advantage. Diba? May presumption na alam mo na galing sa nakaw yan, kung super mura yung bagay na yan, or alam mo na yung tao na yung magnanakaw, binili mo pa. So, it means, there's a presumption na alam mo. But in this case, kung good faith ka talaga, binili mo yung property na yan, so it means, you acted in good faith. So, that yung good faith na yan, na hindi mo alam yung galing sa nakaw pala yan, it's already an excuse. Excuse na yan, na hindi ka maging liable na anti-fencing law. Naku, babala yan sa mga taga-Banawi. Ayun. Yung mga bumibili ng mga chap-chap na ano. Marami din dito sa bandang Quiapo. Mga ano naman yan, mga relo, mga cellphone. Ganyan. So, babala ha. Bago kayo bumili, alamin nyo muna kung saan nanggaling yung ibinibenta sa inyo. Mahirap yan. Matindi dyan. Kasi pwede pa kayong kasuhan. Pare-pare kahit bumibili ka lang. Kayo. Correct. Kasi kumbaga parang nagiging parokyano ka pa eh. No? Mahirap yan ha. At ano, liability mo pa yan. Kaya para doon sa nagpadala ng kanyang katanungan, ako sana ay nasagot namin ang iyong tanong. At alam mo na ngayon kung anong dapat hindi mong sagot sa kahirapan yung pagbibenta ng nakaw. Correct. Never naman naging sagot yan. Kasi pag binili mo yung bagay na nakaw, magdanakaw ka rin. Ayun. Pinasa lang sa'yo ang trono. Oo, ganun Kayo ay kapartido na ng magnanakaw. Alright, ito na. Partner, paano ba marireach itong si attorney para dun sa, lalo na dito sa nagpadala ng kanyang katanungan at makapagtanong pa ng mas malawak? Kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com o sa Facebook page po natin, facebook.com/MarkTolentinoLaw. As of today, may 100,000 followers na po tayo, and para everyday dumadami yon. So hopefully kasama kayo sa maging followers natin. Kung may mga tanong kayo dyan, you message nyo na ako sa Facebook page po natin. Or i-share nyo yung mga videos natin, kasi lahat ng mga programs natin sa TV, sa radio, nandun po lahat. And by the way, kung gusto nyo akong tawagan and ask for meeting appointment within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or sa mobile number natin, pwede kayong mag-text, tumawag, or sa Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or sa yung mga sa ibang bansa natin na naka-block ang Viber, Facebook, and pwede niyo akong kausapin online during office hours only sa Mark Tolentino. So hanapin niyo lang sa Skype, MarkTolentino. Ayun. Yeah. Malino yun ha. So wala nang question pa. Mabilis niya namang makakausap. Then by the way, kung tatawag po kayo dito kay sa Metro Manila or kahit malapit na mga provinces, tatawag lang po kayo and ask for meeting appointment. Free legal advice. Kaya walang bayad yan. Yan ang masarap pakinggan doon. Free legal advice. At saka, huwag naman kayong huwag kayong basta magagalit. Ayan. Kaya at lalo na kay attorney. Kasi, syempre, marami din tayong gustong tulungan. Hindi, natutuwa tayo. Kasi, free legal advice, that every advice, may pictorial. Oo. May selfie. Syempre, kasama yan, attorney. So, magpupunta sila sa office natin after we talk. Attorney, pwede paki-selfie? Ganun na kasi kasi attorney ngayon, ha? Tapos may free legal advice pa siya. San pa kayo? Ayun. Pero dun sa mga basta hintay-hintay lang kayo kasi naman tayo. Hanggat kaya naman natin, ay tutulong talaga tayo. Totoo yan. Kumbaga, hinay-hinay lang. Wait-wait lang tayo. Ayun. At para din dun sa mga kababayan natin, kung nasa ibang bansa man kayo o nandito man sa Pilipinas, na gusto rin dumulog na inyong mga problema sa amin sa ating programa, ilagay nyo lamang po yan sa ating comment box at i-detail nyo lamang po ang inyong mga problema at lagay nyo po yan ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yung makita. Di ba, partner?
Correct, correct. Mm. At syempre, magpasalamat na rin tayo, partner, sa mga patuloy na sumusubaybay at nagtitiwala sa atin, di ba? Mula pa lang dun sa ating sa Facebook na DZRH News Television at sa ating YouTube na DZRH News Television also. And syempre sa ating website na dzrhnews.com. Ayan, maraming salamat po dahil hindi nyo talaga kami iniiwan. Ayan. At para dun sa mga kababayan din natin, partner, na gustong balikan at medyo nakalimot dun sa mga napag-usapan natin dati, pwede nyo po yung ulit-ulitin. Naka-archive lang po yan dun sa ating mga nabanggit na website at sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po sa inyo muli. Ayan, of course. At syempre, partner, doon sa mga cable, syempre, baka magtampo naman sila. Sa signal cable po, channel 18, sa Sky Cable is channel 129, and sa Cable Link? Cable Link is channel 3. Channel 3. Oo, at syempre, doon sa mga partners natin, cable partners natin nationwide. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin. At maraming salamat po. Correct. At attorney, thank you so much. Kahit napaka-busy ng iyong week, talagang binibigyan tayo ng oras. Talagang binibigyan tayo ng oras ni attorney para tulungan din ang ating iba pa mga kababayan na hindi natin basta, alam mo yun, ma-reach. Alright. Maraming salamat ulit, attorney. At kami pa rin po, syempre, ang inyong mga kasama sa mga susunod nating episodes. Ako pa rin po si Vian Douglas. Sana kasulya po. At makita-kita po tayong muli, ha? Huwag niyo po kami iiwan dito pa rin sa ating programang Legal Minds! Bye! Parang masabing asawa is my marriage contract. Okay, wala, marriage contract. Pangalawa, paano naman yung mga live-in partners? Yes. Lovers! Yes. Lovers in Paris. Yeah. Yeah, no. Lovers in Tondo. Paano natin yan? Oh, mga lovers. Ang lovers kasi, basta if you're living together as husband and wife, ang tawag doon sa batas, common law spouse. Mm-hmm. Di ba sabi ko dati, if you're a common, if you're